Ayan, hindi mo siya pwedeng itayo, guys. Matutumba siya. Laging ganyan na yung position niya. Yo, good day guys. Rito po muli si Daddy Bean. And natanggap ko itong Brake Master mod. Titingnan natin kung anong itsura nito. Ito ay Mio model. Okay. Oh, may mga tornilyo dito nakalabas. So, titingnan natin. Actually, dalawa yung pinagpilian ko. Mas mahal ng konti yung isa. Pero ito yung pinili ko since itetest ko lang. No? Pero may mga nagsabi sa akin, mas maganda daw yung isang model. No? May mga nagsabi sa akin. Pero ito pa rin yung pinili ko since mas mura ito ng konti kaysa dun sa isa. Pang-display ko sa shop, guys. Ayun. Brake Master talaga siya. Ayan o. Kita niya. Okay, maganda yung pagkakapak niya. Talaga iningatan. Baka may laman dito. Itatapong ko na. Saglit. Tingnan ko dito. Ito, totoo. May laman. Parang may laman ito eh. Parang may nakakapak ako. Ibig sabihin, may laman siya. Ah, hindi. Ano lang siya? Karton. Para lang siguro hindi maano to. Alam niyo na. Galing ah. Gusto ko yun. Iningatan talaga niya yung unit. Eto guys, ipapakita ko sa inyo yung kabuuan ng mod. Tanggalin na natin. Tak! Yan. Ito pa, tanggalin din natin to. Oops, baka mahiwa yung guma. Tak! Yan. So, titingnan natin yung pinakang sistema niya, no? Actually, nakausap natin siya tungkol dito. And sinabi niya sa akin na ito daw ay nakita niya una sa Thailand. May gumawa daw sa Thailand. And sinubukan niya rin gawin dito sa kanila. And nakita niya na pwedeng ibenta, no? And eto, tingnan niyo mabuti yung mod. Ang laki niya. So, this is for collection, no? Hindi talaga ano to. Hindi pang araw-araw. And isang mapapansin nyo dito, ayano. Series ito, guys. Series siya. Tetesting din natin to maya-maya. And dito, may mga bolts. Actually, kung gusto mo talaga siyang medyo ma-upgrade pa, pwede mong palitan to mga to ng tunay na yayamanin bolts. No, actually, ito cover lang to. Mukha lang siyang yayamanin pero aesthetic lang ito. No. Hindi ko alam kung bakit meron pang kasamang ganito. Siguro spare. Yan, salamat. Okay. Okay naman siya, no? Ito, kung mapansin nyo, mas maliit ito. Kumpara, tingin ko dun sa PS16 kasi, parang ang laki-laki nito. So, kahit mag-22 ka ng atomizer, yung 22mm, hindi pa rin sasakto dito sa deck, no? Although maganda naman yung pagkakadali niya dito kasi naka-machine. Machine siya, oh. And maganda naman yung fitting, no? And kitang-kita rin dito sa part na to yung ito sana, oh. Kung mamomodify ito na may route papunta dito para maging squonk. Maganda rin sana dito, no? Parang mayroon siyang gamit itong pinakang brake fluid tank. Mas maganda dito ilagay yung view ng ating Aegis, no? Pero matrabaho syempre, so hindi na siguro niya ginawa kasi maraming umorder sa kanya. Kailangan na mabilisan. And bukod dun, mamahal ng todo kung halimbawa magkakaroon pa ng mga additional modification, pwedeng mas mahal itong mod na to. Lalo na kung lalagyan mo ng mga yayamanin bolts tsaka iba pang accessories. No? Ayan, hindi mo siya pwedeng itayo, guys. Matutumba siya. Laging ganyan na yung position niya. No? Ayan, parang ganyan, no? So, hindi siya katulad ng mga normal na mod natin. Since ito nga, hindi naman talaga masasabing yung talagang ginawa para sa beeping, no? Kasi nga, Brake Master ito. Okay. Subukan natin, ano? Subukan natin siyang, ano tag dito? I-fire, no? Kuha lang ang battery. Okay, so dito lalagyan na natin ang battery, guys. Ayan. And, pag dito guys, make sure
No, make sure na yung battery ninyo ay nasa maayos na condition. No, huwag niyo akong gagayahin. May mga time na gumagamit ako ng battery na alam niyo na. Simple lang yung lock niya, oh. Nag-cutting sila dito and nag-cutting sila dito. Alam niyo yung lock na parang sa Sussex. Ipapasok mo ganyan, then itutulak mo. May spring siya dito sa loob. Okay, nilagyan nila ng spring dito. Okay, kita nyo. And active na to, guys. Pag pinindot nyo to, dumadaloy na yung kuryente dito. And mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung ayaw ko dito. No? So, maganda naman siya. Itong Mio model. Pero, parang nagkamali nga ako nung kuha. Parang mas gusto ko yung isa. Kasi naka Brembo brakes yun eh. Kunti lang naman diferensya nila. No? Pero since naka Mio nga ako, gamit ko Mio, ito ang binili ko. Tsaka, ewan ko, pero ayoko yung ano, ayoko yung canister na, yung brake master kasi ng Brembo na nakalagay dito sa mod ng PS16 na yata ang tawag nila eh, PS16. Meron kasing canister na nakaganon na wala namang gamit. So parang design lang talaga. Now, gusto ko sana kung merong ano, napag-usapan din namin na pwedeng lagyan yun. Pero syempre, matrabaho pa rin yun, another design. So pwedeng lagyan yun, lalagyan ng ibang route para magkaroon ng silba yung canister. Parang brake fluid canister siya na nandito. Pakita na lang siguro natin sa picture yan. Pwede siyang lagyan ng juice para mag-supply dito. Although okay na rin naman. So nilagay ko na yung automizer. Titingnan natin kung magpapire siya. Okay. Tingnan natin kung magpapire. Oh, nagpapire siya, guys. Ang lakas siya. Hindi ko na siguro mapapakita ang hipakin. Ayan, oh. Malakas naman. Ang problema kasi dito sa design na to, ito, yung kinausap ko nung nakaraan, yung nagbigay sa akin information kung saan makakakuha nito, sabi niya, hindi niya alam yung danger nito. So, ipinakita ko sa kanya. No? So, dito sa kasunod na video, ipapakita ko sa inyo yung pinakang danger nitong problema sa connection na to. Okay? So, ito yung video. Kita mo yan? Kapag naglagay ka, ito ay mas. Opo, tapos so, sacrifice na natin ito. Tingnan mo mangyayari. Hindi mo pinipindot, diba? Ito yung mga delikadong parte. Halimbawa, imagine mo na lang na yung kwintas mo, diba, lumalawit siya, pwedeng mapadikit siya dito, pwedeng mapadikit siya. Tama, ha? Kita mo. Yung kwintas mo, ginto yan, pinaka-ano yan, pinaka-conductive pagdating sa metal. Pag halimbawa, parang winulting lang. Pag halimbawa, di ba, nakalawid yung kwintas mo, tapos may kinukuha at sawak yung tape mo, pwede siyang ano, lumawid dun, putol, or mas mag-bagay yung kwintas mo. Mag-spark. Oof. Ang problema kasi dun, guys, kapag yung dalawang bakal na to ay nagdikit, ito, pwede rin dito, halos lahat sa part na to ay negative. No? Ito, negative yan. Ito lang yung positive na exposed. So, kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang lugar na maraming bakal na ipatong mo siya, delikadong mag-cause siya ng spark, pwedeng mag-apoy, magkasunog. Ang isang problema dun sa isang user na nakausap ko, no, mahilig siya sa alahas, may malalaki siyang kwintas, may mga singsing siya. Pag nagkamali siya ng hawak dito, napadikit ng konti, ito lang yung nagbubukod sa kanila eh. Ito lang yung insulator niya. Yan lang. So medyo delikado itong sistema na to. Although hindi naman natin masasabi na sobrang delikado kasi madali lang namang anuhin to. No? Actually, lahat ng mga mechanical mods, delikado. Okay. So, may mga sinasabi rin tayo tungkol dun sa mga mech mods na hindi masyadong delikado kasi maganda kasi yung pagkakagawa dun sa kanilang mod. Maganda yung connection ng mod ninyo, ng mechanical mod ninyo, kung
parallel siya or series, pero yung pinakang switch o yung pinakang connector ng switch, yung pinuputol ng switch ay nasa ilalim. Okay. Ang isang bad design ay yung pinakang pinuputol na switch ng mod ay nasa ibabaw. Mas maganda yung ano, ang nagdi-disconnect ay nasa ilalim. So ibig sabihin hangga't di mo pinipindot yung itong ating firing switch o firing button, hindi siya mag-activate. Hindi katulad ng ganito na kapag halimbawa nagdikit itong dalawang to, ito. Actually dini-disconnect lang ito nito, eh. 'Di ba? So, ibig sabihin, kung halimbawa, although wala naman palang problema dun, ang issue lang talaga natin sa part na to ito. Yan. Delikado. So, ang solution dyan is, lagyan siya ng rubber dito. Hanggang dito. May idea na ako, yung parang rubber siya na spring. Naalala niyo yung ginagamit sa mga brake, o yung sa ilalim, yung sa may mga brake arm. Brake arm ang tawag. Brake arm ng mga Mio, ganun. Pag minsan makakakita kayo ng parang spring, pwede siya ilagay dito. Maganda rin ang itsura. No? Pero, yun nga lang, baka medyo mawala kasi pang brake arm yun, eh. Baka mawala yung ganda nitong unit. So, I think pinaka-the best is balutan siya ng tubing. Yung tubing, makakabili kayo sa Shopee yung tubing. So, sa mga nakabili nito at gumagamit, no, itong Brake Master mod, subukan nyo lang balutan ng rubber tubing yan dito. Pwede nyo lagyan ng pula. Yan. Siguro ipakita ko next time kung anong ginawa ko. No? Although, madali lang naman to, tatanggalin mo lang to. Pero pinaka-the best nga yung rubber tubing. Okay, so siguro ipakita ko na lang yung gagawin natin dito, no, kung paano natin mas magiging mas safe na gamitin, no, kasi delikado nga to, lalo na pag mga halimbawa mga mekaniko yung bumili, syempre mga gasolina yung nasa paligid niyan, maipatong nila sa isang part na may bakal, mag-spark, pwedeng mag-cause ng sunog, o, di ba? So at saka aksidente sa katawan, lalo na doon sa mga gumagamit ng alahas, mahilig gumamit ng alahas, tapos ganito. So, pinaka the best takpan talaga to. Okay, pero nagsisi talaga ako dun sa nabili ko dahil mas gusto ko yung PS16 ngayon kumpara dito. Pero maganda rin naman siya, syempre. Gustong-gusto ko rin. Pwede mo rin naman siyang i-upgrade. So, magagastasan ka na naman. Halimbawa, bibili ka ng pang-Mio na itong handle. Yan. Maganda rin naman siya, pero syempre, yun, pag gusto mo talagang i-upgrade, mas gaganda pa siya. Lagyan mo ng yayamanin bolts sa mga to, tapos palitan mo to, o, diba? Mas maganda siya. Pero sa akin, masaya naman ako dito, no? Okay, so yun guys, yun, maraming salamat sa panonood, and ito po muli si Daddy Bean, and ito yung Brake Master Mod. Oof.